Ayan, nandun tayo kanina sa itaas. And andito sa ilalim ng escalator yung mga ATM. So bahala na, basta papunta sa Puhua Hotel. Bus number 12 yung sasakyan ko. Nakabili naman ako ng SIM. Guys, naliwan ako ng bus, so ano? Guys, I'm back again with another video, another day, another series, another travel destination to go. And guys, sa previous video, napanood nyo naman na nagpunta ako from Hong Kong dito sa Macau. At ngayon, nandito tayo sa Outer Ferry Harbor or parang ferry terminal dito sa Macau. And ngayon, itutur ko kayo dito kasi ito yung kadalasan na ginagawa ng mga tao kapag ako nyan, ipupunta ng Hong Kong, then pupunta muna ng Macau. And ito yon, Outer Ferry Harbor, pagka by ferry yung gagawin nyo. Pero pwede din naman by bus, pero ito by ferry. So guys, ako nga pala, nagpunta ako dito sa Macau via ferry at bumili ko ng ticket via Klook. So if ever nagagawin niyo yon na from Hong Kong kayo magagaling, yung link nasa ibaba and use my code Paul Ivan 5 off para maka-discount kayo ng extra 5% off sa lahat ng i-avail niyo sa Klook, mapa flights, hotels and activities. So ngayon, itutour ko na muna kayo dito bago ako umalis dito, and later on is mag-check-in na tayo sa aking hotel. So ayan, no. Ito yung itsura ng Outer Ferry Harbor, guys. So sa third floor ako kasi kumain ako sa McDo. Napanood niyo naman sa previous video, so may Starbucks dito. Meron dito mga pasalubong area. Ayan, makikita nyo. And ayan yung ibaba. Meron mga escalator, kaya lang kasi escalator pababa ay sira, kaya mag-elevator tayo. And dito meron dito department store sila. So let's go up kasi sa elevator tayo at meron tayong maleta. Ayun, ang tingin yung nakalagay dyan, elevators. Ay, magta-toilet muna ako. So ayan, nakain yung dito, noodle and dim sum kitchen. Tapos andito ako kanina sa McDonald's. Ngayon, bumaba na tayo gamit ng elevator. So dito yan guys, natatagpuan sa tabi ng McDo. Ayan, ayun pa yung pinakainin ko. Hindi pa siya na liligpit. Kasi ang elevator. Elevator lift. Dito guys sa Macau, tatlong language yung makikita nyo. English, Portuguese, at Chinese. Kasi parang sinalakay ata sila. Sinalakay, ano tawag na term? Parang in-invade ata sila ng Portuguese before. Hindi ko sure ha. Magsa-search pa ako kung ano yung tama talaga. But yun, tatlong language yung usually ginagamit. Tignan nyo. Chegadas, Partidas, Restaurantes. Portuguese yun, diba? Tapos ito, English, then Chinese. Ayan guys, dito sa Outer Harbor, makakita kayo ng mga vending machine. Ayan. Tea, coffee, may ganyan. Tapos ito, coffee din. Feeling ko mag-withdraw na ako. Baka maubusan ako ng pera. Pinipilit ko kasi guys talagang hindi mag-withdraw. Para isang gamitan na lang. Kaya lang hindi kaya kasi 3 days ako dito. Tapos yung mga pagkain usually parang mga less than 100. So sakto lang. Mag-withdraw ako ng 500 makanis patag. Ayan, andun tayo kanina sa itaas. And andito sa ilalim ng escalator yung mga ATM. Ayan. So dito ako nag-withdraw sa Bank of China nung nandun ako sa Hong Kong. So dito ulit tayo mag-withdraw ngayon. Pero din dito. Dito na lang tayo since ito yung tested natin. So ayan, dito ako nag-withdraw sa Bank of China. Transaction being processed, please wait. At ang tagal. Medyo matagal guys. Ayan. Pase-selectin tayo ng language. So, English. Ano to? This transaction will be processed through international choo-choo-choo-choo. Note, if you're using dual network, please confirm. If you please note that the transaction may process via Visa, MasterCard. Okay, yes. Okay, ating ano. Ayan guys, make sure lang ha. Iba-iba kasing number dito na positioning. Hindi tulad dun sa atin yung mga 0, 1, 2, 3, 4. So, magkakaiba. So, mag-ano kayo, mag-take down note kayo. Ayan. So 500 yung minimum na withdrawal, tas 2,000 naman yung maximum. So enter natin, 500 yung i-withdraw ko. Pagkakasyahin natin yan sa loob ng 3 araw. Yan ang ating budget here. Ayan, being processed. Wait. Please take advice slip. Okay. So yung card ko naman. Then yung money. Please keep cash. Ah, okay. Please. So try na nga natin magtanong sa info kasi hindi tayo makakaalis eh. So guys, nagtanong na ako dun sa information. Medyo mahirap kasi ano eh. Yung bus na hahanapin ko, bus number 12. Whew.
medyo mahirap intindihin yung mga ano dito. Like, sa lahat ng mga inaral kong bansa, parang dito ako medyo naliligito sa Macau. So, dun daw yung bus sa kabilang side. So, dito pa tayo sa kabilang side. Let's go. So, guys, ngayon bibili ko ng SIM card. So, may available daw dito. Let's check. So, guys, dito, pwede kayong bumili ng prepaid phone card. 100 at makanis pata yung halaga. At ngayon ay sasakayin ako ng bus. Actually, hindi ko alam kung ano yung sasakyan ko. Gusto. So, bahala na. Bus na papunta sa Puhua Hotel. Bus number 12 yung sasakyan ko. Nakabili naman ako ng SIM. At ngayon, let's go. Sana masakyan natin. Diyos ko, kailangan ko kinabahan. Ayan, so nagtanong tayo sa information. Bus number 12. Puhua Hotel yung bababaan natin. Titingin na lang tayo sa Google Maps kapag katingin natin malapit na tayo sa hotel natin para lalakarin na lang natin. For now, let's check. Arriving na daw yung hotel. Sana makahabol tayo. Ayan. Sana yung 12 ay okay. Hala, nauna na yung 12. Ay, ayun, doon ata. Ayan na, may mga number na nakalagay. Check natin kung saan nag-stop yung 12. Guys, naiwan ako ng bus. So, ano, buti nakapagtanong ako. Dito daw ang bus sa, yung bus number 12. Sa bus stop dito. Iba-iba pala yung mga bus stop dito. So, buti na lang every 8 minutes dadating yung bus number 12. So, iintayin ko ngayon. And the 6, Macanis Patakan, yung bayad. Papunta dun sa mismong hotel ko. Grabe. First time ko kung maligaw na ganito. Parang, Diyos ko, konti na lang iiyak na ako. Diyos ko guys, ayun na, nakasakay na ako. Nakadali ako. And guys, dito nga pala, hindi sila nagbabarya. I mean, hindi sila nagsusuklag. So, if ever, na kunyari, binigay mo dito ay 10 HKD kasi tumatanggap pa rin sila dito ng Hong Kong dollar eh. Ano, wala. Hindi kinala susuklian ng 4 pesos. Walang ganun dito. So, sakto dapat. Pero at least okay lang. $4 naman man yun. And guys, umaandar na kami. And dumaan na yung pakiramdam ko kasi mas parin na kami yung bus. Actually, it's already 3 o'clock kung mag-4 na ata. At least nakasakay na ako ngayon. Nagpas na ako ng 2 hours sa check-in time. So, gusto ko muna mag-rest sa hotel. Na-stress ako dito. Na-stress ako talaga. Ayun guys, finally nakababa na rin. Ngayon ang nahanapin ko na ngayon yung Puhua Hotel. So yun lang guys, nakarating naman ako sa aking hotel. Okay naman, madali naman siyang hanapin pero hindi ko na-videohan. So ngayon ay gusto ko namang i-explain sa inyo yung experiences ko, my first day dito sa Macau at kung ano ang kinestress ko at bibigyan ko din kayo ng mga helpful tips. Kaya lang sit down video lang to ha, kaya please bear with me kasi 10 minute long ito pero napakadami kong mga helpful tips na maibibigay sa inyo. Kung gusto nyo ituloy, ituloy nyo dahil for sure madami kayong matututunan at madami kayong makukuhang tips dito. Guys, so second day ko na ngayon and kahapon hindi ako nakapag-video kasi nakalimutan ko, napagod ako, doble-doble yung stress ko at sobrang dami nangyari sa arrival ko dito sa Macau from Outer Harbor Ferry Terminal. So guys, ngayon, sisimulan na natin kung bakit ako na-stress. Una, na-stress ako kahapon kasi naligaw ako. I mean, naliligaw kasi hindi ako sanay talaga na nagbabas. Kapag nagta-travel ako, sanay ako kapag nagte-train or kundi nagga-grab kasi 'di ba sa Southeast Asia, yun pa lang yung mga nata-travel ko. So, merong mga grab doon, karamihan doon. So, parang i-input mo lang doon kung saan ka i-drop off, kung saan ka i-pick up, then okay na. Dito kasi wala. Uber wala din dito. Doon sa Hong Kong may Uber doon. So, nakapag-Uber din ako doon. Pero dito wala. So, anong nangyari is bus talaga ang kailangan and nahihirapan ako i-navigate kung saan yung bus stop, kung saan yung tamang pick-upan, kung saan yung tamang daan, o mga bus number, ganyan-ganyan. But, guys, sooner or later, na-figure out ko na dapat pala talaga, nakikinig ka talaga sa Google Maps. Kasi, dun sa Google Maps dito, hindi ako kasi usually tumitingin dun sa bus area na lane dun sa Google Maps. Kasi usually, kapag ka ginagamit ko yun, yung parang either car option, or doon sa walking option kapag ka sa Google Maps. So, ngayon, ito ang titignan nyo.
i-click nyo lang yung bus na ano na symbol dyan. And ang mangyayari is makikita nyo na doon kung ano yung mga tamang bus number na sasakyan nyo, kung saan kayo papunta. Basta ang gagawin nyo doon is ilalagay nyo lang yung current location nyo, then i-input nyo doon kung ano o kung saan yung lugar na pupuntahan nyo, kung saan yung hotel. Ganyan din lalabas na doon lahat ng tamang bus number and bus stop. And guys, yun, na-figure out ko siya after siguro 1.5 hours. So, okay naman yun. And number 2 na kinestress ko is yung SIM card. Kasi yung SIM card na binili ko sa Hong Kong is usually, pang Hong Kong lang talaga siya. And alam ko naman na pang Hong Kong lang. Pero nag-tamang duda ako. I mean, nanigurado ako na hindi muna ako nag-book, hindi ako whatever, na ganyan. So, ang ginawa ko, hindi pa rin ako bumibili ng SIM. So, hindi talaga siya gumana sa Macau. Kasi parang inisip ko, magkatabing island lang naman, baka covered din, ganun. So, hindi guys. Yung mabibili niyong ticket sa Klook doon sa Hong Kong, pang Hong Kong lang siya. Basahin niyo mabuti, pang Hong Kong lang. So, bumili na naman ako ng additional na SIM card para dito. At gagamitin ko na siya ng 3 araw sa halagang 700 pesos. 3 araw ko lang magagamit. So, di ba? Kamahal nun. 700 pesos. So, kung mas longer kayo dito, mas mapapakinabangan nyo kasi 30 days naman yung validity ng 700 pesos na yun. But, yun lang kasi ang available na SIM card. Pwede kayo bumili sa vending machine o doon sa binilan ko kanina na makikita nyo dito sa previous part nitong video na to. So, yun ang kinestress ko. Number 3, guys. Ayan, okay na. Nakasakay na ako ng bus. Nakapunta na ako sa kung saan kong pupuntahan, nahanap ko na yung hotel ko. At ang nangyari ngayon dito sa hotel ko nung nag-arrive ako dito, ay guys, alam niyo ba kung ano nangyari? Alam niyo? Alam ko, hindi niyo alam. Pero ito ang nangyari kasi guys, dito sa Hong Kong, kasi guys, dito sa Macau is 3 days ako. So August 4 to 6 ako dito. Tapos 7 yung land ko doon sa Pilipinas. Like yung pag-land, kasi madaling araw yung flight ko dito. Gabi, pamadaling araw. So ganun. Ang nangyari, na-book ko na hotel is August 4 to 5, which is first night ko. Okay yun. Tapos hindi na muna ako nag-book. That time. Kasi ang inisip ko, baka pangit tong hotel. Kasi mga reviews dito sa hotel na tinutuluyan ko, ay pangit talaga ang mga nakalagay na review. Pero hindi naman pala pangit. Papakita ko sa inyo sa susunod na video na okay naman tong hotel ko. Like, ang lamig, maganda yung place. Medyo luma nga lang siya na luma. Pero hindi naman nagwa-vary yun kasi maganda pa din. So, nung bandang immigration part, nasa immigration na ako, nakapila na ako sa immigration, iniisip ko, paano kapag hanapan ako ng booking ko, like from August 5 to 6, kasi wala akong nakabook, ang book ko lang talaga 4 to 5. So, nagmamadali ako sa immigration na ganyan, ang ginawa ko, binook ko na right, habang nakapila ako doon, binook ko na. And guys, alam nyo ba ang nabook ko? Ang nabook ko, 6 to 7. Imbis na 5 to 6 na dapat na ibubook ko. Kaya ang nung pagdating ko dito, saka ko lang nalaman doon sa ano, sa counter. Pinaglalaban ko sa reception, sabi kong ganyan. I book here for 2 nights. I will not check out, but it's separate booking. I made a separate booking, sabi kong ganun. Kasi hindi kami nakakaintindihan kasi nga Chinese siya, so medyo may language barrier ganyan. So pinagpipilitan niya sa akin na no, sabi ng ganun, no na ganyan. So pinipilit ko pa din yung side ko. So ako pala yung mali. Ang nabook ko pala, August 4 to 5, then August 6 to 7. So, bakante yung gitna. Wala ako nabook na August 5 to 6. So, ang mangyaring ganyan, binook ko right in front of him. And, tinignan kong ganyan, nag-search ako. Guys, ang price kasi nitong hotel ko, parang 4,000 to 4,500 per night dito. And, dun tinignan ko, since malapit na nga, since bukas na nga, so ngayon yon. Diyos ko Lord, 9,000 pesos per night. So, doble yung price. Alam naman ako pwedeng ibang tignang option. Tapos, tinignan ko yung pinakamura doon sa Klook. Tinignan ko din yung pinakamura sa Agoda at Booking.com. Guys, yung pinakamura ay 8,000 pesos. So, inano ko na, ginrab ko na to kaysa maglilipat-lipat pa ako ng mga gamit ko, napakadami kong dala, and baka maligaw na naman ako kung saan na naman yun, ganyan, napakadaming stress ang nangyari sa akin. So far, ito yung pinaka nakaka-stress kong trip, pero it's on my end kasi ito lang din guys yung trip na super biglaan na ang nangyari is hindi ako nakapag-research, hindi ako nakapag-nood ng vlog, wala kasi ako nahanap ng mga detailed vlog tungkol dito sa Macau, like
sasabihin lang ng mga ibang vlogger yung casino, something like that, and kung saan sila tumuloy. Pero hindi eh, hindi ako nakapanood ng ano, hindi ako nakapanood ng mga kung saan ba sasakay, kung saan ba pupunta, ganyan. Kaya medyo naligaw ako. Pero at least ako naligaw, na ipaliwanag ko na sa inyo. So siguro hindi naman na kayo maliligaw, kasi ako talaga naligaw talaga ako. So yun, ang dami kong stress. At least nabuo ko na to. So parang total-total na imbis na ang babayaran ko lang dito is 8,000 two nights, ang binayaran ko ngayon 17,000 three nights in total. Kaya po ako na-stress ngayon. Yung nadagdag kong 9,000 na yun, pwede ko nang ibinili sa... Sana ibinili ko na lang sa Hong Kong yun na nakailan akong sapatos. Tatlo din yun. Kung i-divide natin, tatlo ding sapatos yun. So yun, kaya ako medyo tulala kahapon na parang... ewan ko, hindi ko ma-explain. But at least lesson learned, ganyan naman talaga kapag ka nagta-travel. At least pina-experience sa akin na magkamali ako na ganyan para... sa susunod, hindi ko na maulit at i-check ko ng mabuti kapag ka magbubuka ko kahit natataranta ko, kahit nakaka-pressure na yung situation. Ganun. So, lesson learned, i-check natin sa susunod yan. But going back sa experience ko dito, I mean, aside from dun sa mga parang medyo bad experience ko ng slight na ako naman ang rason. So, dun tayo sa good naman, sa good na experiences ko. So, guys, dito sa Macau, natuwa ako sa first impression ko sa kanya kasi parang mas nagagandahan ko siya kaysa sa Hong Kong. And medyo cooler dito, medyo malamig dito kaysa dun sa Hong Kong. Kasi, yung mga building dito, basta nagagandahan ko siya, aside from, hindi naman siya luxurious na mga brands yung mga nandito. Pero, yung mga structural architecture nila, mga ganyan, ang ganda. Ang ganda dito. And magka-same price lang sila. And na-discover ko din na yung Macau ay tumatanggap sila ng Hong Kong dollar, mapa coins at mapa paper bill. So natutuwa ako kasi madami pa ako natirang may mga natira pa akong Hong Kong dollar na nagamit ko dito. At saka isa sa mga good experience ko na talagang knowledge talaga sa akin na hindi sila nagsusukli kapag ka nagbabas kayo. So meron akong paper dito na paper bill na 10 Hong Kong dollar kasi ang mga bus dito 6 Macanese pataka o 6 Hong Kong dollar ang babayad niyo dapat. So kung magbibigay kayo ng $20 bill o 10 pesos bill, hindi kayo susuklian. So dapat meron kayong maliit talaga na pera para ganyan. So okay yun. Meron akong ganun, so na-discover ko yun. And yung bus system nila is sobrang on time. Kung ano yung nakalagay sa Google Maps, is yun din yung luwabas dito. At yung location, is natutuwa ako sa location nitong hotel ko. Nasasabihin ko sa inyo sa susunod na video nito, yung hotel and room tour ko, kasi susunod na yun dito sa video na to. Natutuwa ako kasi sa baba niya, napaka highly urbanized. What I mean is, merong mga bilihan ng pasalubong, merong cafe de coral, merong McDo, merong Sasa. Yung Sasa dito parang Watson sa atin. Tapos meron ditong mga miltihan, meron ditong mga bilihan ng damit, merong everything. Ang ganda talaga kasi guys, hindi ko kasi siya ano eh, hindi ko ina-expect na ganito ang itsura dito kasi ang nababasa ko sa reviews ay pangit. Totoo, pangit talaga yung nababasa ko sa reviews ng hotel na to. Kapag katitignan nyo sa mga reviews na nasa hotel, parang sinabi ganun, luma, maliit yung room, ganyan, something like that. But guys, look, ang laki-laki ng room. Hindi naman to sponsored ah. Hindi sponsored tong hotel ko, pero ang laki ng room oh. So, siguro... may tendency sigurong malas lang dun sa naasahin sa kanila or what. But, okay. And tignan nyo, meron din silang restaurant dito. Which is, ang mura din ng mga price. Tignan nyo, 58, 98, something like that. 32, 36. And napakadami nag-check-in dito na Chinese. And meron din ako mga nakasalubong sa lobby na Filipino. And yon, yun lang naman ang aking experience, impressions, and everything dito sa first day and arrival ko dito. And guys, oo nga pala, take note, kapag ka nag-arrive kayo dun sa Outer Harbor Ferry Terminal, kailangan ng passport nyo, okay? So, yung passport nyo lang naman ang kailangan, tapos may picturean kayo dun, then okay na, yun lang. Walang kailangan pang iba, yun lang. Okay? So, yun lang naman. Abangan nyo na ang mga susunod na video ko dito sa Macau kasi sobrang dami kong pupuntahan dito tulad ng Ruins of St. Paul, Senado Square, Macau Tower, at madami pang iba, okay? So yun guys, maraming salamat. Don't forget to click like, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. Click yung notification bell para lagi ka updated every time may bago akong upload, okay? So yun lang. Thanks!